Ganun, ganun talaga bro. Kasama yan sa ano. Normal lang ano, umiyak. Hey guys, this is Chef Abante again. Ayan guys. Saturday meron kaming men's fellowship. Men's fellowship ang tawag doon. Kasama naman kami uli yung mga katropa natin. Butcher. Uy. Ano, umuulan guys, umuulan oh, tiyan mo. Malakas ang ulan. Ah, kunin ko lang 'tong aking ano. Ito. Ayan, kunin ko lang 'to. Tim Hortons, hindi yan sponsor. Kailangan lang naming magkape dahil malamig ngayon. Makita niyo yung ano, likid oh. Masyado nang naninilaw, ibig sabihin malapit na ang winter time. So papunta tayo doon guys. Ayan bahay. Dito pupunta. So mamaya uli. Unlimited ang kape ah. Ting 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 ting. Happy birthday, di mo naman sa birthday mo. Birthday mo ba bro? Oo. Oo, hindi. Ayan guys. Oh, dami namin kape ngayon. Ayoko dito kasi nandito pala yung usok. Buti wala kang pakpak kasi mukha ka ng Jollibee. Kaya nga eh. Jabi, jabi. Sama mo, wala? Wala? Sabi mo! Sabi mo si Mike sa'yo. Sila? Ayun, sila. Sino sila? Sabi mo, sabi ni Debbie, pupunta raw sila. There is a friend who stick closer than a brother. A man who exhibits wisdom in his relationship is a man who has close relationships. Ibig sabihin, pagka marami tayong kaibigan, marami tayong nakakilala, kilala natin yung kanilang mga gawain, ay naging kaibigan din natin sila, naging parte din sa ating friendship. Pero may mga kaibigan nagdadala rin ng instead na dadalhin ka sa mabubuting gawa, minsan doon ka pa rin, doon ka mahahanap ng mga mapapahama ka. At tulad ng instead na kagaya sa atin, ang hangarin lang natin na may pag fellowship. Take camera. Ibahagi mo yung... Pwede na, action? Action! Babahagi ko lang yung ano, yung ngayong araw talaga. Wedding anniversary namin ng asawa ko. Uy, happy anniversary. Happy anniversary bro. Ilang taon na? 5 years. Wow. 5 years na sa kasamang palat, 5 years. Hindi. Hindi naman. Mabuting pa. Bale, ano lang na, biro lang din naman. Ano, bale. Have a blessed 5 years anniversary. Pwede bang umiyak? Pwede. Walang ano. Sa Panginoon, alam walang... Mo, sabi nga eh... Walang be ano. Be humble. Be humble. Dapat proud ka kung ano be man ang... Kung ano man ang narating mo ngayon. To your God. Pwede. Bakit hindi? Yan nga ang gusto ng Panginoon eh. Umiiyak sa dapat, kanya. Dapat eh. Sa kanya ka umiiyak. Hindi sa ano. Kasi ang Panginoon, wala tayong tissue eh. Ganun talaga bro. Kasama yan sa ano. Normal kasama lang ano, umiyak. Hindi, kasi first time ko lang talagang mali sa pamilya ko. Mm-hmm. Kami nga, gabi-gabi umiiyak. Oo. Mahirap talaga. Nahihirap kasi ka. Kasi pinag-aaway nun talaga dito. Normal yun, mag-asawa. Mahirap. Parang, sana bigyan talaga din ako lagi ng ano. Lakas ang loob. Pasensya. Solusyonan ba yung gantong ano? Kalungkutan din. Basta kaya, si Lord. Kaya nga, ito yung... Ito yung solusyon bro? Yung mga ganito? Ito yung main fellowship natin. Para may express mo yung ano mo? Para yung closeness ng ano, na bilang kapatiran, kapatid, ay maisishare mo yung kung ano mo. Bigatin mo. Kasi lahat naman tayo may binibit-bit eh. Doon mo lang may lalabas din. Pero unang-una... Ano yan? Tears of joy siya. Tears of joy yan ang kalakasan ng Panginoon.
Say tuloy mo bro, kung may ano ka pa. Hindi na may miss ko lang talaga yung ano, yung lalong dalong ano ko. Tapos, hindi rin talaga ako sa'yo, nawala sila eh. Kasi baby pa yun. First time ka bang nag-abroad? First time. First time ko mag-apply, lahat first time eh. Oh. Kaya, nakapasa. Oh, kaya nadaanan kaya, namin yan, nadaanan ko rin yan eh. Din talaga na, nadaanan ko rin yan. Sila. Yung nabibla ko sa airport, hindi ko talaga... Bigat ba? Bigat sobra. Hindi ako makaharap sa mga anak ko kung paano ko sila, paano magpapaalam sa kanila kasi... Napapaiyak ka talaga. Iyak talaga. Normal lang yan. Dinaanan ko rin yan nung unang abroad ko. Lahat naman siguro kami. Dinaanan din namin yan. Kasi baby pa rin yung anak ko nung umalis ako. Maraming bumigay din sa homesick na yan. Na ilang kapit araw pa lang dito, umuwi na. Oo. Dahil sa homesick na yan. Dahil wala silang may lalabasan ng kanilang saloobin na yung homesick na yan. Isa rin, mabigat din yan sa ano. Sa loob ng daladala. Yeah. Normal lang yung ano ba? Tama yung at least na i-express mo yan, sa amin. Wala yung namang ganyang ano. Homesick, tawag ka lang sa Lord, huwag kang bibitaw. Kasi may estudyante rin ako dati. Ganyan, gabi-gabi, iyak na iyak. Lagi ko lang ina-advise na relax ka lang, mapipr ka rin. Oo, sa sobrang kalungkutan, nagkaroon ng girlfriend. Ah, hindi daw maganda 'yon. Yun nga. Kaya sabi ko, kaya okay lang 'yan, namimiss mo, pero ang dapat na lagi mong kinasasabi ka, yung manalig ka sa Panginoon. Pag nananalig ka sa Panginoon, yung kalungkutan mo mawawala yan. Joy ang bibigay sa'yo. Ganyan din ako, tatlong taon ako nag-antay sa mga sa pamilya ko. Tatlong taon ka lang, bro? Ako ang tagal. Ilang years din ako sa Saudi? Ilang years ako sa Saudi? Pahirap doon talaga, pahirap! Sabi ko nga, bless kayo dahil merong YM na ngayon. Noon, wala. Wala. Anong ngayon, YM, wala bro? Yahoo Messenger. Ayun. May Yahoo Messenger. So, minsan naman, pinapasukan natin ng joke konti dahil alam mo, seryoso na kami masyado. Kami, mag-uusap lang kami magpamilya once in a week. Tapos makikiconnect pa ako nung yung Skype, sasagap Skype. Ka ng wifi. Skype. Skype. Sasagap ka ng wifi. Luma na yung Skype, no? Kapit bahay. Malala ko bro, nung mga panahon nating ano, anong year ka pumunta ng Saudi? 2007 siya. Ako guys, para sa kaalaman nyo, 2005 ako. Nandun pa yung hari, napakahigpit pa. Pagtatawag ka, pipila pa kami. Napakahaba ng pila, maghuhulog ka ng pera. Ganun kahigpit ng mga panahon ko. Tama so, ibig sabihin, hindi naman ako sobrang tanda. Tama lang din. Para sa kaalaman, hindi kayo nagtatanong, 9 years lang naman ako sa Saudi. Pero, dahil sa kabaitan ng Panginoon, nirequest ko na mag-Canada. Ito na kayo, kami ngayon. Naka-stand kasama yung mga bago, tulad ni, ano, ni Ton. Na normal lang naman yung makakaramdam ka ng ganyan. Pinagdaanan namin yan. Kaya nandito kami guys para kahit pa paano naman makapag-advise tayo sa kapwa natin. Dahil hindi lang naman siya ang dumaano, kami din. Kumbaga na, ano na kami, yung baga nalagpasan na namin dito kasi, yung mga panahon. Kaya ito yung sinerve, yung siguro binigay sa akin ng Bible na... Basahin mo ulit yung verse bro. Sign ko ulit, Proverbs 18:24 says, a man of too many friends comes to ruin, di ba? Minsan, pag halimbawa na malulungkot tayo, gusto natin, kailangan mawala tong lungkot na to. Pupunta ko dun sa, ano, tagay. Kaibigan ko, iba, nilagyan sa tagay. Tagay fellowship? Ganun pa rin. Eh, tagay din naman kami, tagay, oh. Ganun pa rin, hindi mawawala. Nalagahilo ka lang. Whereas kung yan ay dudulog mo sa Panginoon yung kalungkutan na yan at meron ka namang mga mababaiti na kaibigan, doon ka na lang kumapit. Doon ka na lang humingi ng advice, hindi humingi ng tagay. Pero hindi namin, pero kami, hindi kami namimili ito pinipigilan ng isang tao gusto na niya. Uminom na gusto niya.
nasa ano yun, kasi ang process, Diyos lang naman ang magpa-process sa'yo. Ang Panginoon nagbigay ng free will para sa bawat isa. Kung saan ka pupunta, sa tama o sa mali. Ganun lang naman. Ayan, ayan ako, guys. Hinihingi ko lang din naman sa Diyos na to nung nagtrabaho na sa JBS. Na yung kamay ko, bigyan niya ako ng lakas ng kamay. Pero parang sumobra din yung bigyan niya sa akin kasi parang di ako nagkakasipon, di ako inuubo. Oh, parang sumobra bless pa. Yun. Pero bless talaga. Bless yun! Yung kamay ko lang po sana, bigyan niya po ng kalakasan pa. Normal lang yan. Parang kasi syempre, kahit mo dyan sa natin malamig, iniisip, expected ko agad, uubuhin ako dito, sisipunin ako dito. Hindi naman ako nakaramdam ng ganung ano, ganung pakiramdam dyan. Tsaka ang ano, pang talaga, yun lang talaga panalangin ko na yung kamay ko talaga, bigyan niya palagi ng ano, pang araw-araw na, kasi minsan naisip ko parang baka makahawak pa kaya itong kamay ko pinabukasan. Nang nahawak ako pa rin naman, pero pag mapasok talaga ako dyan sa JBS, sakit. Nawawala, parang nagiging... So ano ang status ng kamay mo ngayon? Nakaka-ganyan ka pa rin? Close open. Ano pa rin naman siya? Okay pa. Okay pa siya. Gusto mong malaman yun sa akin? Yung pag ganyan ka ng isa-isahin mo ng tanggal? Oo. Huwag yun. Wala pa naman akong chance na gano'n talaga. Huwag mo nang anuhin yun. Huwag mo nang antayin. Ano ko talaga, yung pinapractice ko talaga dyan sa JBS ngayon, yung hasa talaga. Saka, hasa, number one. Hasa, at saka technique. Bilis, yung bilis na lang ang kailangan ko dyan eh. Technique. Saka bago ka magano, talaga, ang pinaka-best dyan is bago pumasok, prayer talaga. Makita mo din yung mga Colombiano doon, mga Mexicano, bago mag-start, makikita ko sila nag-pray. Nag-pray. Pray talaga. Guys, bawasan natin konti yung ano, clips namin para baka naman sumubra kami sa video namin. So mamaya uli, kung ano pa may ma-share namin, then, ayun, nakakatuwa yung ganito. Hindi naman sa pinapakita namin na masyado kaming churchy, masyado kaming banal. Hindi, oh. Ang ano, ito yung katotohanan. This, ito yung reality ng aming kagustuhan na ganito ang gusto namin. So kung ayaw nyo ng ganito, it's your choice kung nandito kayo. Ito, kapi-kapi. Tulad ng sabi ko, karapatan nyo at may will kayo kung anong gusto nyo gawin pag nandito kayo sa Canada, kung mabibigyan kayo ng pagkakataon. Tulad nito, nag-open siya sa amin. So, yun, dinaanan namin. Hindi naman siya lang dumaan doon. Kami din. Dumaan din kami. Sabi nga, we are not holy, but we are trying to be perfect. Yun. In the eyes of God. Okay. Yeah. Ngayon guys, patayin mo natin ha. Kasi mainit ta. Nasa camping ako ha. Oo, oh, yan o. Oh. Ganito kami, panagka-camping eh. Nag-iho ka lang. Kasi lumamig eh. Kailangan kong i-ano. Hindi makita guys oh. Namiss ko na yung sisig din ha. Miss na daw nila yung sisig. Sisiglan ng bunga. Yung aking ano, gamitan natin ang flashlight guys. Ayan o. Para makita nyo kung anong kinakain niya. Tapos barbecue diba? Ni Bro Edward. Oo. Ayan o. Oh. Ayan si Tono. Kalin na lang. Magre-request pa. Mga nasa lasa mang inasal. Yun. Ang gato. Tap, may bonfire na. May barbecue pa. Sang ka pa. Sang ka pa. Dito lang kayo. Bro Edward yan. Tagdadalawang basing kape. Oh. Ano ba yan? Oh. Yung kape oh. Unlimited yung kape oh. Nakapaikot. Para daw hindi lumamig. Ano? Barbecue kame. Ah. Tagdadalawang ano pa yung ano guys, sa loob na kami ng bahay, maano na dun sa labas, malamig na masyado. Oo, bahay lang bro. Oh, wala yung maliktad pala. Ayan o, sarap o. Oh. Sarap. Pero nakakasawa din yun o, pag sobrang dami na no. Yan guys, hindi natin patagalin, mahaba ng kwento na to. So, don't forget to subscribe, like and share, pag-click and notification bell. Para update guys, mga bagong videos. God bless you guys. Doing as a thought. 'Cause I'ma live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive.